Yan, so good day everyone. Si Ray ulit ito of Stingray Performance. Ngayon, on the way tayo papunta kay Sir Marvin. At from Sir Marvin sa may UP campus, susunduin natin siya. Pupunta tayo sa Banawe para sa appointment or sa meeting sa pagpapatawag kay Sir Jemar na mekaniko, yung gumawa ng sasakyan ni Sir Marvin. So mamaya, i-update namin kayo kapag papunta na kami sa barangay. At kung ano yung mga mapag-uusapan namin, i-update namin kayo. So stay tuned guys. Sa don't forget to like, share and subscribe sa page namin. So yun, thank you. Dito ngayon tayo sa Barangay Tatalon. Bumalik tayo kasama natin sila Sir Marvin at saka may isa pang taga Pampanga na nagrereklamo dun kay Sir Jemar. So tingnan lang natin pag makausap natin ngayon, update namin kayo kung ano mangyayari. Good evening everyone, si Ray ulit ito of Stingray Performance. Kasama natin ngayon dito si Boss Jemar, yung Jun Marquez ba? Italiano, yan ang Jun Marquez. Ngayon, nakasama namin siya dito sa barangay. Tapos, nagkasundo naman na sila, yung mga nagreklamo. Yung nangyari pala talaga, ikwento mo ako ano yung nangyari. Kung ba't di ka nakakapag-reply sa text, tapos so, wala yung cellphone mo, tapos yung account code nandun. Kaya hindi ko ma-response yung reply nila. Kumbaga yung Facebook mo, sa Facebook. Parang nahack. Ayun, nahack nga daw yung Facebook niya, kaya hindi siya nakapag-reply. Pero ngayon nga, nandito tayo sa barangay, nakita natin, maayos naman siya kausap, pumarap dito kay Sir Marvin sa barangay, tapos nagkasundo naman sila. So, kinatapusan, mag-uusap na lang sila kung kailan ibabalik yung mga piyesa na kailangan palitan niya. Saka aakuin niya yung mga naging responsibilidad, yung mga nangyari. So, ito guys, si Boss Dema, may bago siyang number kung sakali kunin namin. Makakausap nyo siya, reach out lang kayo sa amin, tapos balikan naman natin siya. Para at least malinaw lahat, wala tayong problema sa isa't isa. So yun guys, salamat Boss Jemar. Thank you. Okay, so good evening guys, kasama natin si Sir Marvin and si Sir Jonathan. Ayan, nagkasundo sila ni Sir Jemar, yung sa Tatiyam na gumawa ng transmission. At sabi nila na okay naman daw na ibabalik naman yung mga nagastos nila. At saka kahit paano, yung piyesa, ibabalik sa kanila sa kayong pera. Nagkasundo naman sila sa abala saka sa mga oras na pagpunta nila dito. Kahit paano, hindi na nila iniintindi yun. Ang importante sa kanila ay nabalik yung pera at saka nabalik naman yung piyesa na kinuha talaga sa kanila. So yes sir, so may magsasabi ba kayo sa mga watchers natin or ano? Payo lang. Sa akin lang, kung ipapagawa kayo sa Banawe, huwag kayo magpapadala sa mga pitcher. Mismo sa may tindahan kayo pumunta. Kaka check nyo maigi yung mga papagawa nyo. Halimbawa, isa lang pagagawa nyo, bigla sasabihin nila, may gagawin po nyo. Huwag kayo papapunto sa ganun. Kaya kung may problema, takbo lang kayo dito sa barangay. Oo, malaking tulong nun. Ha-actionan agad nila kayo. So, ayun. Sir Marvin, ayan, kamusta? Ayun, huwag sana basta-basta magtitiwala sa mga small time na mga shop na akala mo makakatipid ka, yung pala mas lalong sasakit ulo mo kasi imbis na magawa yung sasakyan lalong masisira, so mas lalong gagastos. So lesson learned, punta ka sa mga accredited shop, mga accredited
mekaniko ng Hyundai na talagang expert. So magtatanong ka sa mga expert na mga tao talaga. Umaga yung kung sino yung talagang kilala yung sasakyan, doon ka sana mapadpad na magtanong. Kasi marami sa social media na nagpapanggap na marunong, hindi pala marunong manira. So yun yung nangyari sa akin. So yun, pasalamat pa rin ako kasi nandito si Sir Ray, ng Stingray na tinulungan kami na ma-resolve. And in the future, matulungan kami maayos naman yung sasakyan namin. Kasi ang stage natin ngayon, inaayos niya yung kaya panloloko ng mekaniko. Next step is yung sasakyan naman mismo itself na magawa. So nasa malapit na kami sa first step, so second step is yung sasakyan naman. So again, maraming salamat sa Stingray shop, sa Sir Ray na nag-initiate na makapunta kami rito sa barangay. Kasi sa totoo lang, mahirap magpunta sa lugar na hindi mo kilala, saka alam mong pwede kang pwede kang kuyugin kasi hindi mo alam yung lugar . So yun nga, buti na lang may initiative si Sir Ray na idulog sa barangay yung problema, nagkaroon ng kasunduan, hopefully ma-meet yung napagkasunduan. So again, maraming salamat sa Stingray, sa kay Sir Ray yung masyita. Ayun, thank you bro. So yun. So guys, ito, pagka may problema kayo, tandaan nyo lang i-message nyo kami or lumapit kayo sa kung saan man barangay na sakop, kung saan man may problema kayo. And then, wala namang problema, for sure naman tutulungan kayo niyan. And if ever man may iba kayong concerns or questions, message nyo lang kami. Try namin kayo tulungan hanggat kaya namin. So yun guys, si Ray ulit ito of Stingray Performance. Salamat sa panonood guys.